What's up, Jai Jai? So welcome back to my channel! So for this video, nakikita nyo naman dyan sa title sa baba, kung ano yung gagawin natin ngayon. So mag-uukay-ukay try on haul tayo. So actually, matagal ko na itong binabalak gawin, kaso lang, ngayon ko lang siya magagawa. Dahil quarantine naman, wala naman tayo masyadong ginagawa sa mga bahay-bahay natin dyan. Kaya naisip ko na, gawin ko na nga siya ngayon. Ipapakita ko sa inyo yung mga items na nabili ko sa Ukay-Ukay, their prices, of course, and bibigyan ko na rin kayo ng mga ideas and tips kung paano siya isusuot or i-style. So, keep on watching! So, yung mga damit or mga gamit, ay, mostly kasi damit naman yung binili ko. Nabili ko talaga siya almost lahat sa Taguig, sa C5. So, sa tabing daan ko lang siya nabili actually. So, ipapakita ko na sa inyo yung first item na nabili ko. So, look at this crop top. Yan, guys. Tingnan nyo naman. Ang ganda-ganda niya. Kasi parang nakikita ko siya ng mga, parang ano to, mga H&M na style. Ano po, feeling ko lang. So, nung nakita ko talaga siya, actually, ito yung mga first batch ng binili ko dun sa Taguig, sa may C5. Ito yung mga una sa binili ko kasi nakita ko lang siya nung naglalakad kami dun. And grabe, nagandahan talaga ako. Ito talaga yung dahilan kung bakit ako napabili dun ng paulit-ulit. So, ayan siya, crop top siya. And ang cute ng design niya, parang, diba? Pwedeng-pwede to sa mga outfits nyo na kagaya ng... Pwede nyo siyang parisan ng skirt, shorts, or pants. Sobrang grabe to. Pwede nyo rin siyang lagyan ng jacket. Pwede din. Depende sa gusto nyo. Basta ako mas bet ko siya ng walang pang cover kasi para mas lumutang yung style niya. So yan. Perfect to sa paggagala kayo. Ganyan, magbumol. And even photoshoots, pwede ko to magamit. So... ito yung first item na yun. So, mamaya ko sasabihin yung price. Bale, papakita ko muna yung first batch ng binili ko doon. So, ito siya. Next naman is this crop top also. Yan. Di nyo siya masyado makikita yung... Di nyo siya masyado ma-appreciate pag dito lang sa camera. Pero ipapakita ko siya dito pag nakasuot na siya sa akin. So, yung details niya maganda din. Look at this. Ayan. Para siyang ano, ginanon yung garter. Basta ganyan siya. Tapos meron siyang ribbon dito sa baba. So, ayan. Lay black naman siya. Mahilig talaga ako sa mga black and white na colors. So, pwede nyo din itong ipare sa mga shorts and pants. Hindi siya masyadong pwede sa skirts because sa detail niya dito sa baba. Hindi siya parang tawag dito. Magko-compliment or depende pala sa skirt na gagamitin niyo din. Pero for me, hindi ko siya ipapares talaga sa skirt. So, ayan siya. Next naman na nakuha ko is another crop top. Grabe. Ay, ang hilig ko sa crop top kaso lumalaki na yung chan ko. Hindi ko na siya masyado masuot. So, ito din siya. Yan, diba? Lakas makanagin nito. Hilig ko lang. Nasuot ko na to isang beses nung kumain kami sa Anji. So, yan yung ano niya, details. Ang ganda niya. Tapos, gusto ko yung buttons niya. So, yung prices nitong tatlo is only 100 pesos. 3, 4, 100. So, nung tinignan ko siya nung una, dapat ito lang yung bibilhin kong white. But then, sabi ni ate sa akin doon na nagbebenta, 3, 4, 100 daw siya. So, of course, mas dinagdagan ko yung bibilhin ko kasi ang gaganda naman talaga nila. Biruin mo, pumapatak lang siya sa halo, 30-something each. Ayan, sa 100 pesos, meron ka ng tatlong magagandang crop top. Pero hindi lang yan yung binili ko, of course, sa first batch. Meron pang tatlo. So, magagulat din kayo sa price nito. Next naman is this, ano ba tawag sa ganito? Wait. Hindi ko alam talaga yung tawag sa ganito. Hindi naman siya bodysuit eh. Pero, diretso siya. Ayan, nakikita nyo. Tube siya. And then, diretso siyang short. Ayan. So, ang ganda rin nito. Grabe, diba? Lalo na kung ano, fit na fit siya sa katawan mo. Sobrang ganda. And may zipper siya sa likod. Ayan.
Nasuot ko naman to isang beses pa lang din. So, sinuot ko siya nung Valentine's Day. Ang hirap to. Yan. So, pwede mo siyang isuot ng ganito lang. Sobrang plain lang niya pag susuot mo. Pwede din lagyan mo siya ng belt dito. Pero yung ginawa ko, dinoblehan ko siya ng palda. Instead na shorts. Instead na shorts lang talaga siya. Kasi medyo ano, sobrang iksi na sa akin nung short. And kailangan ko ng medyo pantakip, diba? Siyempre sa, alam niyo na. So, nilagyan ko siya ng palda. And mas maganda kung yung palda na idadoble nyo is yung parang kabaloon siya, ganyan na kaganyan. Para mas ma-highlight din yung tube kasi fit na fit to sa inyo. So, ayan. Isa din ko sa first batch na nabili ko. Next naman is this dress also, grabe. Sobrang sexy. Sobrang sexy ng dress na to. Ayan, red. So, dress to sa akin kasi maliit lang naman ako. And alam niyo ba kung anong sexy sa dress na to? Itong back, tingnan niyo. Ayan siya, backless siya, guys. So, hindi ko pa ito nasusuot, pero ipapakita ko to sa try-on ko dito. Ayan. O, diba? Ang ganda niya kasi ma-highlight talaga yung kaseksihan mo dito. Ayan. And the last one na nakuha ko naman sa first batch na binili ko is this. Ito talaga yung pinaka nagustuhan ko sa lahat. Sumasabit kasi siya. Ayun guys, sumabit. Iyan siya. Ang hirap naman. Hindi niyo siya ma-appreciate pag dito nakaganto lang. Pero guys, ang ganda-ganda niya. Ano ba 'to? Sumasabit kasi. Ayan, wait, lalayo ako. Ayan. Yan, nakikita niyo ba yung tassel na yan? Chen, chen, chen. So, sobrang nagandahan talaga ako dito. Kasi, nung ano, elementary pa lang ako, nag-ballroom talaga ako. So, sobrang ganda niya. Kung iisipin niyo, kung magkano pang nagpagawa ka ng ganito, na costume para sa, halimbawa, mag-dance sport kayo, sobrang mahal. Biruin niyo, tapos itong outfit na to, itong outfit na to, ang bigat din niya. Ito, nagpapabigat sa kanya yung tassel na to. And yung details niya is marami siyang mga beads. Ayan, beads siya. And ang ganda din ng details niya dito. Kitang-kita yung curve ng katawan mo. Ayan, magkabilaan. So, ayan siya. Na-excite ako na gamitin to. Pang TikTok na lang siguro. Kasi sobrang sexy ng outfit na to. Hindi ko siya magagamit sa school. Ganyan. Wala na naman kaming ballroom actually. Noong first year pa. Kaya hindi ko rin talaga siya magagamit. Siguro nga pang TikTok na lang talaga siya. Papakita ko yung paano siya isuot sa ilalim. Wait lang. Panty siya. Ayan, parang nakaganyan. Yung parang sa mga bodysuit, nandito yung sarahan. Hindi ko talaga alam yung mga term pag mga ganito. So, basta pa panty siya na style pag isusuot niyo. And masikip na. Sobrang fit na fit na nito sa akin. Ang hirap niya isuot kasi nga medyo tumataba tayo, ganyan. What I love the most about this is these details. Yung tassel niya. Kasi lalo na pagsasayaw ka ng ballroom. Grabe, pag iba si sway-sway ka. Diba? So guys, itong tatlong to, sinasabi ko nga, kasama din siya sa first batch na binili ko. Same price lang sa crop tops na binili ko. So yes, 3 for 100 lang din tong tatlo. Grabe talaga kasi nung time na yon, sabi ko, ano, bibili talaga ako. Kasi sayang naman, 'di ba? Biruin niyo ang gaganda nito. Ang gaganda niya. Hindi ko pa babibilhin, 3 for 100 lang. So yun, bali 200 pesos lang 'yung nagastos ko. Noong una akong bumili dun sa Ukay sa may C5 sa Taguig. So, 200 pesos, 6 outfits na po yun. O, diba? So, next naman na ipapakita ko sa inyo ay, of course, galing pa din dun sa C5 sa Taguig sa Ukay. Ito naman siya. Puro naman siya mga pangtulog. First kong nakuha is this. Ayan, yung top na yan. Kinuha ko siya. I mean, binili ko siya kasi gustong-gusto ko yung details niya na ganito. Diba? Pang sleepwear. Ito yung mga naging vibes din. Kasi diba may mga ganyan-ganyan. So, yan. Nakuha ko rin siya. And yung tela niya nga pala is
silk. Yan. And meron din siyang, alam ko branded to eh. Ayan, branded nga siya. Polylar. Tama ba? Polylar. Ayan. Yan, Polylar yung brand niya. So, papakita ko sa inyo. Ang daming best ko nang nagamit dito. Kahit pambahay, pantulog, ganyan. Ginagamit ko talaga siya kasi ang comfortable niya ding isuot. Kasi nga, yung tela niya is so comfy. Comfy kasi comfortable. So, ayun siya. Sorry, hindi talaga ako magaling mag-explain sa mga ganito. Pero gusto ko lang i-share sa inyo yung mga damit na sobrang affordable pero grabe naman. Grabe sa ganito. So, next naman, na pang-pangtulog din siya. Ayan. Sando siya na meron ding gantong details. Kasi yung gantong details, nakalimutan ko. Sorry, ilalagay ko na lang dito kung ano yung pag naalala ko. So, yan yung nagustuhan ko sa kanya. Maraming best ko na rin itong ginamit na pambahay. So, ito yung tela niya. Hindi naman siya knitted na. Hindi siya sobrang ganun. So, next naman ipapakita ko is, ito siya. Dress naman siya. 90s na dress. Yeah. So, yung tela niya is silk din. And, ang ganda rin ng details niya sa baba. Ayan siya. So, nasuot ko na rin to sa ginawa kong photoshoot for Valentine's Day. Sobrang comfortable. So, ang ganda niya gamitin pag matutulog. And, photoshoots din, pwede niya din ito magamit. So, the last one for the second batch is... Sorry, nalilito ako. Ang dami kasi nila. So, ito naman yung last. Last na lang kunyari. Pero may, ay, hindi pala last. Meron pa palang isa. So, ito siya. Pantulog din siya. Ayan. So, plain white lang siya. And, nagustuhan ko lang din yung mga ganito ng details. Ayan. So, yan. Last naman, para sa second batch na nakuha ko, is Trap. So, dito sa ano, parang dirty white na siya. Pero dito sa camera. Ganyan. Di ba usong-uso to dati yung mga ganito? Mga lace. Ayun, nakuha ko na lace pala yung mga nandun. So, ganyan siya nakuha ko. And meron din siyang, may damage to. Alam ko ito. Itong part na to. So, pwede naman siyang tahiin. Ayan. So, ang ganda rin ito. Pwede mo rin sa panlakad, pantulog, or photoshoot, lahat. Depende na lang sa'yo. So, ayan. Ibigay ko ito sa kapatid ko. Kaya baka siya yung mag-try on ito. And good thing about this is meron siya nito. Bago yung, ayan. May cover siya. So, yung second batch na yon is nakuha ko lang for 3 for 100 lang ulit. And of course, this is 35 pesos. Kasi, tama ba? So, basta, pag 3 for 100 and pag isa lang is 35 pesos. So, ito siya. Ito yung mga nakuha ko for the second batch. So, hindi siya nag 200 pesos for 1, 2, 3, 4, 5. 5 items, oh, diba? Sobrang laking tipid and sobrang affordable niya talaga. Okay, so last batch na nakuha ko. Last, may batch-batch pa talaga. Last batch na nakuha ko kasi minsan, pag, actually, inaabangan ko talaga yung mga damit nila doon. Halos lagi ako pumupunta doon, dumadaan. Kasi nag-aabang nga ako kung may mga bago na sila. So, minsan kasi wala and hindi ko masyadong bet yung designs. Kaya hindi ko pumupunta. So, ito na yung items or damit na nakuha ko or nabili na last doon sa ukay-ukay sa Taguig. So, first na ipapakita ko sa inyo is palda naman. Yes, ang ganito. Yan, palda. Kulay white. And alam ko may mancha to. Ayan, oo. May mancha siya. Pero hindi naman siya masyadong visible. That's the good thing. So, ayan. Ewan ko nakikita niyo. Basta meron siyang mga blue spots. Meron siyang blue spots. And naaalala ko, isang best ko pa lang ito nasuot. And sa kamalasan ko, nung unang best ko itong sinuot na white na to, napapunan ko ng minty na iniinom. So, I have no choice. Binasa ko siya and kuniskus ko siya dun sa CR para lang mawala yung ano niya, yung mancha. So, ayan. Umuwi ako ng basa yung palda ko. So, may tatak ba? Ayan, meron siyang brand. Kato. Kato Girls. Ayan. May brand siya. Ayan. So, the next one naman is palda din. Bet na bet ko din to.
Yan yung palda. Kulay black naman siya. Sabi ko nga mahilig ako sa black and white. Halos lahat ng binili ko, almost black, white, red, ganyan. Hindi kasi madalang sa ukay na binilhan ko yung mga colorful. Kaya yun yung mga kinuha ko. Mga basic colors. Ganyan. So, ayan siya. Pabalun siya. Isang beses ko lang din ito na suot. Papakita ko yan sa inyo dyan. And look at the details of this shirt. Ang cute niya, di ba? Ayan. Meron siyang ganyan. And nung binili ko to, basa talaga to kasi umuulan. Pero alam niyo naman ako pa. Alam niyo naman, pag may gusto kayong bagay, talagang pupuntahan niyo para lang mabili niya, di ba? So, umuulan doon, nababasa itong palda na ito, pero sabi ko, hindi. Makakapaghanap pa rin ako ng ano, ng magandang palda. Ayun, nahanap ko siya, ang ganda-ganda niya. So, yung ano niya, kung details niya dito sa ilalim, pa-shorts naman yung pagsuot niya, ayan. Pero mas maganda mag-doble pa rin kayo ng cycling shorts para mas safe. So, the last one na nakuha ko naman sa, binili ko dun sa C5 sa Taguig. This nighties. Ang ganda, diba? Pantulog. Siguro nakita nyo na to sa mga stories ko, ganyan, sa IG and Facebook. Lagi ko itong sinusuot kasi sobrang nakikitan ako dito. Yan. Sobrang nakikitan ako sa kanya. Sa colors pa lang, diba? Parang ang lakas niya nakabaget. Ang lakas niya. So, meron din siyang brand. Tenteng. Pang Chinese brand. Tenteng. Medium siya. Ang cute talaga nito. Ito yung last na kinuha ko kasi, yun nga, umuulan nga nung kasabay ng mga palda na yun. Ang ganda-ganda talaga niya. Akala ko nga, different price siya, ganyan. So, ang cute niya. So, meron siyang ganitong details. Yan. Bet na bet ko ito isuot na pantulog, lalo na pag malamig, syempre. Ang warm niya sa katawan, ganyan. So, these three items, walaan niyo kung magkano. Hindi siya 100 pesos. Hindi siya nag 100, actually. Hindi siya nag 100 pesos, hindi siya 3 for 100. Nakalimutan ko nga lang yung price. So, around, ano siguro siya, 90 pesos or 75 pesos. So, feeling ko, itong ano na to, dress na to, is siguro 40 pesos lang to or 30 pesos or less than that. And 25 pesos lang siguro to. Sorry guys, hindi ko talaga matandaan. Basta less than 100 pesos tong tatlong to, okay? Yan, so, next items naman na ipapakita ko sa inyo ay nabili ko sa Baclaran. So, yung vlog na yun, ewan ko kung nakita nyo yun sa story ko, dapat gagawa ko ng ukay-ukay vlog. But unfortunately, hindi ko siya nagawa kasi nung pumunta kaming Baclaran, pinaka-priority kasi namin is makahanap kami nun ng retro outfit for my sister's pictorial for graduation. So, hindi ko na sila inabala na mag-film pa sa akin. And dalawang item lang naman yung nakuha ko sa ukay-ukay doon. So, papakita ko na siya sa inyo. First is these pants. So, ang ganda niya. Para siyang mga Zara na jeans. Feeling ko lang ah. Mom jeans, ganyan. Boyfriend jeans. Ayan. So, maraming best ko na ito nagamit. And I love this. Ayan siya. Tinutupi ko yung end nito. Yan. Kasi masyadong mahaba sa akin. Eh, hindi na mahaba yung legs ko. And what I love the most about this is garterized siya dito. So, pwede mo siyang i-adjust anytime. Yan. Na-adjust siya kung gano'ng kasikip yung gusto mo. Yan yung... These pants, nabili ko siya ng 100 pesos lang. So, maraming fans din sa Baclaran. Maghanap na lang kayo. So, okay. For the last thing that I bought sa Baclaran is this jacket. Ayan. So, pinakita ko na to sa isa kong vlog. Yung what's in my travel bag. So, ito siya. Ayan. So, ang ganda niya. Gustuhan ko yung kulay niya na nude na pink. Gusto ko siya kasi, ang lakas niyang maka-cool. Cool ba tawag sa ganun? Ang ganda-ganda ng jacket na to. So, maraming best ko na to nagagamit. And, ang ganda nito kasi pwede siyang baliktaran. Yes. Pwede siyang ganyan. Pwede mo siyang gawing plain. Ayan. So,
Meron din siyang pockets here and here. So, nabili ko naman siya for 150 pesos. Only, yes. Ang, meron lang tong, ano, konting stains dito. Kaya, ayan, yan. So, palagi ko siyang ginagamit, lalo na pag, ay, papasok ako sa school, especially pag maulan. Ewan ko, gusto ko lang siya gamitin. And, ang ganda kasi makapal yung tela niya. Meron din siyang garterized yung dito niyang part. So, yun lang naman yung mga items na nabili ko sa Ukay-Ukay sa Baklaran. So, meron ako ditong last item na ipapakita sa inyo. So, nabili ko naman siya online. So, pre-loved siya. Kasi naghahanap talaga ako ng beach outfit sana para sa photoshoot. Pero hindi rin naman natuloy. Pero, sorry lang. Matutuloy din yan someday. So, bumili ako nitong dress na to. Ayan. Ang lakas kasi niya maka-beach vibes. Dahil sa details niya na ganyan. Ayan, pati ito. Ayan. So, ang ganda din ng details niya na ganito. So, gusto kasi medyo nakikita yung dibdib na part, diba? Ayan, ganyan. Ayan. So, malaki siya, pero maganda. Maganda siya. So, I bought it for 100 pesos only. So, titignan ko kung mahanap ko pa yung account. Or, hindi ko kasi alam kung page yata yun. Oh, page pala. Hanapin ko na lang yung page. And, pag nahanap ko siya, ilalagay ko siya sa description box. You can check their items doon. Nakalimutan ko na talaga kung anong pangalan. Kasi medyo matagal na nga yun. Kaya, pasensya na guys. So, 100 pesos lang siya. And, ang ganda-ganda niya. For me, ganda niya. Meron pa pala akong last na ipapakita. So, hindi naman siya pre-love. Pero, gusto ko lang ipakita sa inyo. Wala lang. Dot ko lang. So, nakabili ako ng earrings. Ayan. Snake siya. Dapat Valentine's Day ko nga siya gagamitin. Para sana sa shoot. Para sana sa shoot. Kasi, gusto ko sana yung theme snake. Pero, grabe, ang tagal nilang iship to. Sa Shopee ko siya binili. So, mapakita ko lang sa inyo. Malaki kasi yung tenga ko eh. Wag na nga, wag mo na to isama. Huwag na ito isama. Wait lang. So, that's it for our video, Jai Jais. I hope na nag-enjoy kayo and nakakuha kayo ng mga tips or ideas kung paano nyo i-style yung mga damit nyo. And at the same time, nabigyan ko kayo ng idea kung saan makakabili ng mga sobrang murang damit. So, tandaan nyo lang palagi na it's not about the brand. Ha? Hindi about yan sa brand. It's about on how you rock that outfit or that OOTD. Nasa nagdadala yan, hindi yan sa kung gaano ka mahal yung damit mo. So, yun lang guys. Maging creative lang tayo sa pag-i-style ng mga damit natin. And pwedeng-pwede naman kayong mag-OOTD pa din or magbihis-bihis sa mga bahay natin and mag-photo shoots. Pwedeng-pwede yan dahil hindi pa naman tayo makalabas ngayon. So, yun lang. I hope you enjoyed this video. And congrats to my YouTube channel. Yes! 1,000 subs na tayo, guys! Thank you so much. Thank you everyone for giving my channel so much love. And of course, lagi ko tong babanggitin na Team Jai Jais for the hard work. For always supporting me. Non-stop support yan sila. Thank you so much. And syempre kay God, it wouldn't be possible without Him. And sabi ko nga nun, I will trust the process. I will have faith on the things na gusto kong ma-achieve. Sabi ko magtitiwala lang kay God and He will give that. So ito na nga, naka 1,000 subs na tayo. Of course, this is not the end.
this is just the beginning. So, stepping milestone lang to para sa channel ko. And I hope sa mga nanonood dyan, please help me grow my channel by subscribing. Please, guys, help me. Help me. Help me get over you. So, before this video ends, magsha-shoutout muna tayo. Shout-out. So, shout-out kay... Oh, nailistahan talaga ako niyan. Shout-out kay Kel Valenzona, kay Frank Gabriel, kay John D. Arena, kay Harry Sarmiento, kay Princess Fonte, kay Arsenico, and kay Kuya Lloyd. So, shout-out sa inyo lahat. And thank you so much for watching my vlog. So yun guys, please join my giveaway, still ongoing. So ilalagay ko yung link sa baba for the mechanics. So be sure na i-follow nyo yun and send your screenshots to my FB account. Ilalagay ko na rin sa baba. So that's it for this video guys. Always remember that you are worth it and stay amazing. See you on my next vlog. That's it for this video. Char. Tama, okay na ba yan?